Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinapaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Haring Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo,
buktong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanaluluklok sa kanan ng Ama. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila, at dumating sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga ususero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, pupurihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautosan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakibati naman po yung inyong mga katabi, sabihin po natin sa kanila, mahal ka ng Diyos. Mahal po ba natin ang Diyos? Kung mahal po natin ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, pumalakpak po tayo ng malakas at iparinig natin sa Kanya. Pinasabi ko po sa inyo, sa inyong mga katabi na mahal kayo ng Diyos, una, upang mapaalalahanan tayo na magbago man tayo ng mukha, ng ugali, ang hindi magbabago ay yung pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Mahal po kayo ng Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, mahal ba natin ang Diyos? At narinig natin sa pamamagitan ng inyong malakas na palakpak, ang inyong tugon, mahal din ninyo ang ating Diyos. Iyon po yung sinasabi ni Jesus Nazareno na pinakamahalaga sa lahat ng mga batas. Nung tinanong siya, ano po ba yung pinakamahalagang utos sa kautusan? Ang pinakamahalaga daw, ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Tanong ko lang po, sino na po sa atin ang na-in-love? Karamihan naman po sa atin siguro nakaranas na umibig. Hindi ba kapag na-in-love tayo, ganun talaga. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, yung iniibig na natin, yung nilalaman ng ating puso't nararamdaman. Siya na yung sinisigaw ng ating kalooban at siya na rin yung tumatakbo sa ating mga isipan. At may mga signs daw po kapag tayo ay nai-inlove na. Una raw po, kung may pagkakataon na makita yung iniibig ay pupuntahan natin talaga. Kasi daw gusto nating maging present sa buhay ng ating minamahal. Gusto mo yung presensya niya, kaya gagawin mo yung lahat, makasama lang yung iniibig mo. Kahit na magkalayo kayo ng inuuwian, gagawa ka ng paraan, mapuntahan lang yung iyong iniibig. Ikalawa raw, ibinibigay mo yung buong atensyon mo kapag nagkukwento o nag-uusap kayo ng iniibig mo. Ibig sabihin, handa kang bitawan lahat ng pwedeng distractions dahil ang pinakamahalaga na sa iyo ay nasa harapan mo. Di ba po may mga tao na nagbibigay nga ng oras, pero parang wala naman. Pero kapag mahal mo, bukod sa dami ng oras na ibibigay mo, yung lalim ng atensyon ay naroroon. Ikatlo po, kapag in love daw, gumagamit ka rin ng mga salita para mapaalam mo na minamahal mo siya. Sasabihin natin, mahal kita. Pero pwede rin sa pamamagitan ng iba pang mga salita, sa pamamagitan ng pagtatanong, kamusta yung araw mo? Kumain ka na ba? Mag-ingat ka. Galingan mo sa pagtatrabaho, galingan mo sa pag-aaral. Kapag umiibig daw yung isang tao, nagbibigay ng suporta at nagsasabi ng mga salita na nagbibigay ng encouragement. Dahil yung nagmamahal po, nais yung the best para sa minamahal. Ang ika-apat daw po, kapag in love, hindi lang sa salita,
hindi lang sa post sa social media, hindi lang daw sapat na sinasabi mo, dapat din may ginagawa ka para mapatunayan talaga na mahal mo yung isang tao. Halimbawa, ipagluluto mo siya. Sasamahan mo sa kanyang mga gawain. Tutulungan mo siya sa kanyang mga kailangang gawin. Ihahatid mo siya. At marami pang ibang paraan para maipakita natin yung pagmamahal natin sa ating iniibig. At ang ikalima daw po at huli, yung tao raw na nagmamahal, masayang nagbibigay at mahilig talagang magbigay ng regalo. Hindi kailangang magarbo, kahit simple lamang handa tayong magbigay. Paalala na tayo ay nais magbigay sa taong minamahal natin. Kapag in love po tayo, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kaya mga kapatid, kung gusto nating patunayan na mahal natin ang poong Jesus Nazareno, ganoon din po yung ating mga gagawin. Kung may pagkakataon na makita siya, pupuntahan natin. Hindi nga lang po dapat kung may pagkakataon lamang eh. Dapat naglalaan talaga tayo ng panahon. We make time. Gumagawa ng paraan para mabigyan ng panahon yung minamahal nating Diyos. Ikalawa, magbibigay ng buong atensyon. Kapag nananalangin at nagsisimba, handang bitawan yung mga pwedeng maging distractions sa ating pakikinig sa ating minamahal na Diyos. Ikatlo, ipinapahayag natin na mahal natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpa-participate sa misa, sa pagsasabi na mahal natin ang poong Jesus Nazareno, sa pagpapasalamat sa Kanya at sa pagpapahayag ng kabutihang ating natatanggap at nararanasan sa pamamagitan Niya. Ikaapat, alam nating hindi sapat ang salita. Kailangang gumagawa din tayo ng paraan, kumikilos yung ating kilos pagpapatunay na mahal natin Siya. Kaya ang tunay na nagmamahal ng Diyos, nagbibigay ng panahon para maglingkod sa Kanya. At ang ikalima, masayang naghahandog, nag-aalay ng ating makakaya para sa misyon ng Panginoon. Hindi kailangang magarbo. Yung ibinibigay natin, kahit simple lamang, basta galing sa ating mga puso, ay napakahalaga ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito ang pinakamahalagang utos, ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Iyan po yung pinakamahalaga sa lahat. Dahil kapag naging tunay tayo at tapat sa pagmamahal natin sa Diyos, makikita ito sa pakikitungo natin sa ating mga kapwa. Dahil kung mahal natin ang Diyos, magiging maliwanag sa ating lahat na yung Diyos nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya nararapat lamang na mamahalin ko rin yung aking kapwa. Kasi ang Diyos gusto kong mahalin sa pamamagitan ng aking kapwa. Hindi lamang sa salita, mas lalo na sa ating ginagawa. May kwento po ng isang guro. Ang pangalan po ng guro na ito ay si Miss Reyes. Sabi po ni Miss Reyes, kapag teacher ka, hindi pwedeng may paborito kang estudyante. At mas lalong hindi pwedeng may paborito kang pagalitan. Hindi pwedeng may kinaiinisan ka. Dahil kapag may kinakainisan kang estudyante, paano mo po siya matutulungan sa kanyang pag-aaral? Pero hindi naman talaga maiiwasan na may mga makukulit na estudyante. At may isang estudyante si Miss Reyes na hindi niya malilimutan. Ang pangalan po ng estudyante ay Teddy. Si Teddy po ay grade 6. Si Teddy ay napakakulit na estudyante. Palaging marumi yung kanyang damit. Mahaba yung buhok. Kung minsan ay hindi naliligo at bumabagsak, maraming bagsak na grado. Kaya talagang medyo naiinis si Miss Reyes sa kanya.
Pero mapaglaro po yung tadhana kung minsan. Nung magki-Christmas party po sila, etong si Teddy, ang nabunot niya ay si Miss Reyes. Nung magbibigayan na po sila ng regalo, tumayo si Teddy. Dala-dala niya yung regalo. Inabot kay Miss Reyes. Pagkaabot, nalaglag yung kanyang regalo kay Miss Reyes. At anong nahulog? Bracelet na luma na at pabango na bawas na. Naghiyawan yung mga batang kaklase ni Teddy. At sinasabi kay Miss Reyes, subukan niya na yung regalo ni Teddy. Pero ang ginawa ni Miss Reyes, tinabi muna. Tapos nakita niya si Teddy, medyo naluluha sa isip ni Miss Reyes. Baka nalulungkot si Teddy kasi nasa isip niya, baka hindi nagustuhan yung kanyang regalo. Nung nag-alisa na po yung mga kaklase ni Teddy, ay naiwan na lang sila ni Miss Reyes sa kanilang classroom. At doon, sinubukan na ni Miss Reyes na suotin yung bracelet. At sinubukan ni Miss Reyes yung pabango. Lumapit si Teddy kay Miss Reyes. At ang sabi ni Teddy kay Miss Reyes, ang ganda po ng bracelet na yan sa inyo. Bagay na bagay sa inyo. Parang kasing ganda nyo na po yung aking nanay. At nung naamoy ni Teddy yung pabango, sabi niya kay Miss Reyes, kasing amoy nyo na po yung aking nanay. Tapos biglang napagtanto ni Miss Reyes, wala pa palang isang taon noong namatay yung nanay ni Teddy. Medyo naluluha si Miss Reyes at sinabi niya noong araw na iyon, hindi ko susukuan si Teddy. Tutulungan ko siyang makagraduate. At nakagraduate po si Teddy ng grade 6. Makalipas po yung 4 na taon, may dumating na sulat kay Miss Reyes. Nakalagay po, Dear Miss Reyes, gusto ko lang po na una kayong makaalam. Gagraduate na po ako ng high school. Top 2 po ako. Very truly yours, Teddy. After ulit ng 4 na taon, may dumating ulit na sulat kay Miss Reyes. Sabi, Dear Miss Reyes, gusto ko lang po kayo ang unang makaalam. Ako po ay magtatapos na ng pre-med sa UP. Very truly yours, Teddy. At pagkatapos pa ng 4 na taon, may dumating ulit na sulat kay Miss Reyes. Dear Miss Reyes, ngayon po, ako na si Teodoro M. Garcia, MD. Doktor na po ako. At ikakasal na po ako sa July 27. Gusto ko po kayong pumunta at umupo sa uupuan sana ng nanay ko kung naririto pa siya. Wala na rin po yung tatay ko. Kayo na lang po ang itinuturing kong pamilya. Very truly yours, Teddy. Naniniwala po ako mga kapatid na si Miss Reyes, tunay na minamahal yung Diyos. Kaya tunay niyang nagawa yung ganoon kay Teddy. Nagbigay siya ng panahon, pinagsumikapan na matulungan si Teddy. Patuloy na tinulungan at minahal. Kahit nung umpisa, si Teddy ay hindi naman kamahal-mahal. Nagdesisyon siyang mahalin si Teddy dahil gusto niyang magtagumpay si Teddy. Ganon din po yung pagdedesisyon ng Diyos para sa atin. Minamahal tayo ng Diyos kahit na mahirap tayong mahalin, kahit na marami tayong karumihan. Bakit hindi tayo sinusukuan ng Diyos? Dahil nais din ng Diyos na magtagumpay tayo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo sa linggong ito ay unang-una sa lahat pinapaalalahanan ng matinding pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito rin po yung pinahayag sa unang pagbasa. Huwag niyong apihin yung mga ng ibang bayan. Tandaan ninyo, kayo rin minsay ng ibang bayan. Hindi ko kayo pinabayaan nung nawala kayo. Hindi ako nagpabaya.
Sana yung karanasan natin ng pagmamahal mula sa Diyos, yung karanasan natin ng pagpapatawad at pagbibigay ng direksyon ng Diyos, yung maging inspirasyon natin para tulungan din yung ating mga kapatid na nahihirapan at nawawala. Kaya tinatawag rin tayo mga kapatid sa linggong ito at sa araw-araw ng ating mga buhay, mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Sabi nga po sa isang pelikula na Les Miserables, to love another person is to see the face of God. Yung pagmamahal po natin sa Diyos, mas naipapakita kapag nagmamalasakit tayo sa ating mga kapwa. At nakikita ng iba ang Diyos kapag nagmamahal tayo ng katulad niya. Kapag pagmamahal ang nangibabaw sa ating mga buhay, ito po ang isang pinakamagandang paraan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kapag pagmamahal po yung nangibabaw sa ating mga buhay, nagsisimula na po tayong magpahayag ng mabuting balita. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin po natin sa Diyos, Poong Jesus Nazareno, patuloy mo akong turuan na magmahal. Patuloy mo akong palaguin sa pag-ibig upang maipakita kita at maiparanas sa pamamagitan ng aking buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan, sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan
at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinabahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umikting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon na nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin, gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak nang birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw
ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga humanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
omnibus servire in omnibus amare et servire Domino in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare, servire, Domino, in everything. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdagang discount sa mga book orders. Maraming salamat po. Available na rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan
o sa information guard, isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan po para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid, ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglilingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023 Sabado sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo, Cor Biaterio Streets, Intramuros, Manila, at si seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, at nakatira sa 146 Paco Ubando, Bulacan, na naglilingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rupino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numerong bilang 8733-4945, local number 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Reverend Jess at Brother EJ. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, pasalamatan po natin at isama sa ating mga panalangin ang mga PPCRV volunteers ng ating parokya na nakibahagi sa atin para sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Ipanalangin natin para bukas ang isang malaya at mapayapang halalan. Gayon din po ay isama natin sa ating panalangin si Reverend Jess Madrid na tatanggap ng kaniyang Holy Order Ordination sa December 2 sa Manila Cathedral. Si Reverend Jess po ay patuloy na naglilingkod bilang diakono dito sa ating Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat
at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno.